Nakakaranas ka ba ng laging pagtindig? Yung tepo na kahit hindi mo naman inaano, hindi mo naman ginagalaw, pero tindig na tindig, tayong tayo. Kung minsan ay ikaw na lamang ang nahihiya, ay dahil kahit anong ipit mo, kahit anong tago mo ay halata talaga. Nako, nako, nako. Kailangan mong malaman kung bakit nakakaranas ka ng ganong klase. Para sa mga kalalakihan, ang pagtindig ng mga lalaki ay karaniwang nangyayari ito sa umaga. Ang kondisyon na ito ay talagang hindi isang karamdaman. Gayunpaman ay hindi lahat ng lalaki ay alam ang dahilan. Bakit kaya ang mga lalaki ay tuwid sa umaga? Ang paninigas ay isang kondisyon na kapag tumigas at tumayo na ang lalaki. Ang hardening na ito ay nangyayari bilang isang resulta ng isang pisikal o psikolohikal na nagpapasigla at nagpapalitaw sa daloy ng dugo ng kanila sa pamamagitan ng network na daluyan. Ito ang dahilan kung bakit gumising na ito. Ito, mga sanhi ang mga ereksyon na mga nararanasan ng mga kalalakihan. Kapag gumising sila sa umaga ay normal ito. Sa mga terminong medikal, ang kondisyon ng pagtayo nito ay kilala tulad ng penile kung gabi, NPT. Karaniwan, ang pagtayo sa umaga ay ang mga kabataan. Bagaman, ang mga kalalakihan ng lahat ng edad ay bagaman mararanasan nila ito. Sa pangkalahatan, ang mga paninigas ay nangyayari ito kapag ikaw ay pinasisigla ng iyong kapareha. At syempre, nakakapagpanood ka ng mga pelikula o kahit ano pang mga movies na alam mong nagpapakilig sa iyo. At syempre, yung iba naman ay nakakaranas nito ay dahil baka naman sa mga kanyang binabasa na kakaiba rin. O di kaya, meron kang mga pantasya na mga iba. Nako, nako, nako. Gayunpaman ay ang isang pagtayo sa umaga ay hindi resulta ito. Maraming mga bagay kung bakit ka nakakaranas ng pagtuwid sa umaga. Pinakauna, mga erotic na mga pangarap. Maaaring nagkaroon ka ng erotic na pangarap habang natutulog ka. Ang mga panaginip na ito ay maaaring maging sanhi ng pagpapasigla sa umaga. Kapag gumising ka na, ay bigla ka na lamang nagulat na bigla na lamang itong natindig. Maaari mong makita na mayroon na ito, similya o bulalas. Kilala rin ito bilang isang basang panaginip. Ito, pagpindot sa iyong pagkalalaki. Ang pagtindig sa umaga ay maaari ding yari na hindi sinasadya na nakipag-ugnayan ka bago matulog. Ang pagpindot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagsigla sa umaga. Maaari ding mga dahilan na baka bago ka matulog ay nakasuot ka ng mga masisikip na mga pangilalim kagaya ng pantalon or short. Eto, pangatlo, ang impluwensya ng hormone testosterone. Sa umaga ay tumataas ang antas ng testosterone. Ang hormone ng testosterone ay isang ganap na ng papel at sa paggawa ng tamod at nakakaapekto sa antas ng libido, ng pagbuo ng mga kalamnan at iba't ibang mga pagbabago. Kapag ang isang lalaki ay papasok na sa pagbibinata, tulad na lamang ng pagbibigat ng kanyang boses, sa pagtaas ng hormone testosterone sa umaga, nang walang pagtanggap ng anumang pagpapasigla, ang iyo ay maaaring makaranas ng pagtindig. Eto, impluensya, mabilis na paggalaw ng mata o tinatawag na break. Ang pagtindig sa umaga ay maaari ding maiugnay sa mabilis na paggalaw ng kanyang mata. Kapag nakatulog ka ay subukan ng sistema ng nerbiyos na pagpapaandar. Sa pagpapaandar ng katawan, sa pamamagitan ng pagbigay ng stimulate sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang kondisyon na ito ay isang dahilan kung bakit nakakaranas talaga ng pagtindig sa umaga.
Well, huwag ka nang mag-alala kung nakakaranas ka nito tuwing pagtindig sa umaga, sapagkat ang kondisyon na ito ay natural. Gayunpaman ay bihirang pagkakaroon ng isang pagtayo kapag gisingin mo ay isang bagay na hindi mo dapat ipag-alala. Dahil ang ugali na makukuha sa isang paninigas sa umaga maaaring mabawa sa edad o stress. Dahil ang ugali na makakuha ng isang paninigas sa umaga ay maaaring bawasan sa pagtanda o sa stress. Pinayuhan ka na makipag-ugnay agad sa iyong doktor kung ang pagtayo sa umaga ay sinamahan ng sakit o ang pagtayo ay mahirap pigilin. Kung nakakaranas ka nito ay maaari ka na lamang pumunta agad-agad sa doktor para maresetahan ka ng tamang gamot para sa iyo. Kung nakakaranas ka ng paninigas, pagtatayo ng ilang oras, 4 na oras o higit pa na hindi talaga humuhupa kahit na hindi mo naman inaano, hindi mo naman ginagalaw, pero talagang tigas at tayo talaga tindig na tindig, ay kailangan mo nang kumonsulta sa doktor. Kailangan mo na talagang pumunta agad-agad at para mabigyan ka talaga ng gamot na sapat na para sa iyo. So, ayun lamang ang aking ibabahagi kung bakit ka nakakaranas ng palagi na lamang ganon, palaging masigla. So, huwag mag-alala kung palaging masigla si Dudong, palagi itong happy kahit hindi naman inaano. Basta ang importante, pansinin mo na kapag hindi na humuhupa, hindi na nalulungkot, hindi na nakakaramdam talaga ng pagtulog, ay kailangan mo ng aksyonan yan. Okay lang yan abutan ng 1 oras, pero kapag humigit na 4 na oras ay hindi na yan normal. Kailangan mo na talagang pumunta sa doktor at magkonsulta kung bakit ka nakakaranas ng ganyan. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please i-subscribe mo na ako at i-click mo na rin ang bell. Meron akong YouTube at meron din akong Facebook. Kung wala kang panahon makipag-Facebook, ay punta ka na lamang sa YouTube ko. So, ayun, i-subscribe mo na ako. Thank you, bye!